Okay guys, ngayon medyo maganda na yung panahon and alam ko, masarap na magpalabas ng ibon at yung mga ibon natin excited na para lumipad. May question sa akin, ideal ba daw magpalipad ng ibon na pamumulan? Sabi ko naman, depende yan sa lakas ng or ano, sa quantity ng tubig na binubuhos ng ulan, no? At saka sa hangin na dala ng ulan, lalo na kung bumabagyo. Kaya dapat medyo basa mo rin yung panahon. Regardless dun sa kakayanan ng ibon mo, di ba? Tsaka, ang tanong is, lugon ba yung ibon? Kapag lugon yung ibon, medyo semplang. Lalo yung secondary nila, patubo pa lang, tindi sumipsip ng tubig nun. And kapag yung sumipsip ng tubig, bumibigat yung ibon. And stressful sa ibon yun. Anyway, maganda rin kasi kapag umuulan, kung direct lang naman yung ulan, maganda rin patambayin sa ulanan ng ibon para somehow yung ma-adapt ng katawan nila yung ganong ano, ganong klase ng panahon. Kasi alam niyo naman, especially kalapati, magaling umadapt yan. Kaya nga, kahit saan mo siya daling lugar, sa tabing dagat, o sa city, or saan mang lugar, napaka-flexible ng ibon na yan. Kasi nga, ganun yung adaptability nila. Ganun sila ka-bright na klase ng ibon. Ngayon, magre-release tayo. Dahil excited na sila. Siyempre, babantayan natin itong mga hindi pwedeng umalis dito. Ito, isa to, hindi pwedeng umalis. Saka to, lalo itong pinakay na to, for viewing lang yan. Ayun na, lalabas na. Unahan na ng paboritong ibon ko. Go, Manny. Sige, lipad na. No, hindi ko pwede sumali, hindi ko kasama ko. Dito ka, dito. Punta ka dito. Basta pa lang. Punta ko na make-up dali. Ayaw mo. Sama ka dito kung make-up. For viewing pa kasi to, kita niya sumisiyap pa. Hinahayaan ko lang muna na ganyan siya. May isa pang palabas yung isang breeder ko din. Nahihiya lumabas. Teka, lalayo ako. Film natin. Hindi ka pa pwede lumabas. Sa 27D, makulit. 27D, hindi ka pa pwede lumabas. Ayan, okay. Labas na, mami. Actually, yung mami ni 27D yung ano, na ano, lumabas. Pero kailangan natin bantayan kasi itong baka pumitik. Kasi malabo pa yung mata, mahirap mapitigan. At hindi ako mawalan na ko na lang. Nasaan na yung mga ibon ko? Ito. Ito na yung pinagagawa nila. Mukhang ayaw magsipaglipad. Mukhang yung naipon na tubig dun sa blangka na ginawang swimming pool. Yung mga adik ko. Ready na sila para sa ano? Dito. Hindi siya pwedeng lumayo. Pag ito nag-attempt, malamang mawawala ito. Tagal ng mami. Ayan na, palabas na. Luis, labas na. Tagal. Anyway, ayun nga guys. Pwede naman magpakawala kayo tumuulan pero depende sa volume ng tubig at saka sa ano, sa hangin. Saka sa ano, yung pagkalugon nung ano, pagkalugon nung pakpak ng balahibo, ng ibon. Naglilikot na siya. Kailangan ko na siya ipasok. Balik ka na diyan.
Hindi ka pa pwede. Okay? So, yung mami niya dito na lang natin padaanin sa taas. Para lang walang makulit. Kulit eh. Okay. Sila guys. Ayun, pati ako pinaliliguan kasi hindi pa daw ako naliligo. Main lang guys, simple tip pero malaman. Simpleng mensahe pero kapupulutan ng aral. And muli, this is Paul from Pigeon Hobby Tube by Fancier Law. Maraming salamat guys. Hanggang sa muli.